This video is sponsored by scdkey.com. scdkey.com is a marketplace website where you can purchase game keys and software keys with no hassle. scdkey.com offers a legit Windows 10 Pro key for only $17. This is the same keys I use on my PC builds. But to make it more awesome, they will be giving another 12% discount. Just type our coupon code XTNC to get it for only $15. You now have your legit Windows 10 key license all set, but in a more affordable price. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal, Paymaya, or GCash. Visit scdkey.com now. I'll put the link in the video description below. So thank you, scdkey.com, for sponsoring this video. Guys, what's up? Action here, and today's vlog, guys. PC ko kasi nasira nung January 1. Nung nag-edit ako ng video, bigla siyang bumigay. So ngayon, ang share ko sa inyong video na to is magto-troubleshoot po tayo. So troubleshooting guide naman. So actually, this is my first video of the year. Yung laptop kasi, medyo na-delay lang siya. So ngayong video na to, guys, tuturuan ko kayo mag-troubleshoot. Bali, share ko sa inyo yung troubleshooting guide na gagawin ko dito sa PC ko. So, wait lang, kukunin ko lang yung PC. Guys, ito yung PC. Baka familiar din dito. This is my personal PC. Binil ko siya way back in 2017. Okay? So ngayon, nasira na siya. Ngayon, troubleshoot ako kung ano yung problema. Bali, ayaw niya mag-power. Kinabit ko na yung sa monitor, keyboard, mouse, and yung sa AC cord. Then, let's check kung mag-power. Ayun. Makikita nyo, nagbiblink lang yung mouse, then wala po siyang power. As in, wala talagang power yung PC. Okay, nabubuksan natin, papatawin sa inyo kung ano yung mga simptomas ng ganitong problema. Okay? So, yun, madumi. Pasensya na. Ano lang kasi ako maglinis ng PC. So, ito yung binild ko way back in 2017 nga. Nakikita nyo yun. So, you can watch the video nung yan. Makikita nyo dyan. Ay, sama dito. Yan. Check nyo lang yung video na ginawa ko to 2017. So, now, ang gagawin natin is ito-troubleshoot natin yung dumi. Alikabok ako. Ganyan yung alikabok. Bali, nililinis ko to siya. Siguro mga every 6 months or pag makapal na talaga yung alikabok. Ganun lang ako maglinis. Pero pag, alam nyo, pag bago yung PC natin, araw-araw ako naglilinis, pinupunasan, ayaw padapuan sa alikabok, pero pag tumagal na, wala na, bahala ka na dyan. Ganun yun eh. So yeah, you can check the video, guys. Nandun po yung specification nito. It's a Ryzen 5 na 1600. Ito po yung binili ko nung nag-Ryzen Xiaomi ako na vlog. So you can check na lang, ito po yun. Until now, yan, ginagamit ko pa rin siya. Dalawa na yung PC ko kasi yun, ito, this is provided by MSI, Cooler Master, yan, nakikita nyo, Cooler Master yung case. So, provided po ni MSI yung motherboard and yung GPU, this is a GTX 1666G, tapos 16GB of RAM, provided din yan ni ADATA, tapos yung processor ako bumili po nun, and yung hard drive ako na rin nag-provide, personal ko po yan, and yun. So, remove ko lang tong side panel dito para ma-access natin, ma-troubleshoot natin maayos. Now, guys, feeling ko, pagka ganun yung problema, feeling ko power supply na po yung problema nun. Since, for example, ayan, naka-under po siya, ayaw niya mag-power. Nakita nyo, umiilaw yung mouse, meron pa siyang konting power, but ayaw na niya mag-power. Hindi niya kaya isupply yung kinakailangan na power ng system. So, feeling ko, ang sira nito is yung power supply na. Kasi guys, matagal na to. Mag-4 years na siya actually. Yung mga problema or symptoms na pinapakita ng PC ngayon is wala siyang power. So, ayaw siyang mapindot kahit pinindot mo. Wala, hindi uma-under yung mga fan or something. Wala talaga. Kasi, meron namang symptoms na pag inon mo siya, then uma-under po yung mga fan. Tapos, wala pong display. So, iba naman yun. Ibang sira naman yun. So, medyo maglalagay din ako naman kasi normally makikita mo yung mga ganung sistema sa mga bagong build na PC or yung ayaw mag-boot. So iba naman yun. Ngayon, ang sintomas lang na nararanasan ko dito bago masira o yung nasira na siya is yung wala siyang power. Yan, pinakita ko sa inyo, nakakabit na siya, wala siyang power. So walang, hindi umaandar yung fan. Tapos, una, nung pinindot ko siya ng dati, bago na bumigay yung, tingin ko lang ang power supply yung problema nito, nagre-restart siya. Meron siyang random restart or pag
pinindot mo siya, mag-on siyang ganyan, tapos iilaw yung mga fan, or pag may RGB yung fan nyo, tapos bigla siya mamamatay, then mag-on na naman. So yun, feeling ko nga, sabi ko, feeling ko power supply na to. Okay. Gagawin ko is papalitan ko ngayon yung power supply nito since I have a extra power supply. Ito na yung power supply na ipapalit ko ngayon. So, bali, ito yung MWE Gold na 650 fully modular. Bali, ang nakakabit dito sa system is MWE na 550 watts na version 1. So, yan, nakikita nyo, it's a Cooler Master. Nandito yun eh. Basta mamaya, kakalisin ko yan pagka nalaman ko power supply nga yung sira nito. Bali, hindi ko muna totally tatanggalin yung sa ano, yung power supply kasi I have to check muna. Oh, wait, nakakabit. Ayan, so guys, ito yung power supply na ginamit ko. It's a Master Watt 550. Ito yung version 1 na 550 watt nila. Bali, gagawin ko, kakalasin ko muna to, yung 24 pin, tapos yung 4 plus 4 pin dun sa taas, then yung sa GPU is 6 plus 2 pin. Napaka-alikabok naman. Kaya nakikita niyo yung alikabok niyan, guys. Sa linis kasi, I think every 6 months ako nililinis eh. Wait lang. Tanggalin ko na 24 pin. Tatanggalin ko na 24 pin. Ang hirap tanggalin. Ah, shit. Yun. Parang humuhugot ng ano. So, tanggalin ko muna. Then yung 4 plus 4 pin sa taas. Make sure lang guys, yung latch ng mga connector is pipindutin nyo yun para matanggal nyo. So, huwag lang kayong hila ng hila. Okay? Yeah. So, yun. Remove ko na. Then, kakabit ko lang muna to. Okay. Kabit na yung 24 pin. Hahanapin lang natin, yun nga, yung 24 pin. Tapos, hanapin nyo lang yung 8 pin. Christian, ano yung 4 plus 4? Ayun, nahihiwalay po yung pin niya. So, ibig sabihin sa power supply po yun or sa CPU pala. So, yung 4 plus 4 pin. Then, after nun, hanapin nyo yung 6 plus 2 pin, which is yung sa GPU. So, 6 plus 2 pin, ito po yun, nahihiwalay yung 2, then 6. So, normally, magkakakabit dyan, dalawa po yan. For example, matataas yung GPU nyo, like yung mga RTX 2080, 5700X T ng Radeon yun. Dalawa po yung kailangan nun. So, dito, nasa mid-range na GPU lang to. So, ang power requirement niya requires a 6 plus 2 pin lang. Okay? So, kakabit natin yon. Okay, kabit na. Ito na yung sa 4 plus 4 pin. Okay, nakabit ko na. Cure ko na lahat ng mga 3 main power nitong system unit, which is yun nga, 4 plus 4 pin sa CPU, 24 pin dito sa may motherboard, and yun, 6 plus 2 pin dito sa may video card. Tapos, yung sa mga SATA, hindi ko muna siya ikakabit kasi gusto ko lang makita na umaandar yung system nito. Okay? So, lilipat na lang natin tong AC cord or yung power. So, make sure lang na naka-power switch off. Lilipat lang natin. So, nakapatay po dito yung sa power supply. Then, lilipat lang natin dito para umandar po siya. Okay, make sure na naka-secure yung cord para maano yung contact. Then ipapower na natin. Switch on. Let's see kung power supply nga yung sira. If ever man hindi mag-on to ulit, ibig sabihin, piling ko motherboard na yung sira if ever man hindi power supply. Pero yeah, let's have check. So yeah, so check na natin guys kung power supply nga yung sira. Then power on natin. Okay. Ayun. So, let's see. Uy, may umandar ng ilaw. So, check natin kung magbuboot yung system. Nakita nyo, yung mga fans is umandar. Ayan. So, yan guys. Umandar na po. Yung PC, nagboot na po siya. So, try lang natin pumasok dun sa Windows. Then, yun na po yung pinaka-ano niya na power supply nga yung sira nito. Alright, ayan, nakita nyo guys na pumapasok na po sa Windows. Ayan, pumasok na po sa Windows. Confirm na power supply nga yung sira ng system na to. Yung power supply na ngayon, ang gagawin ko naman is i-remove ko na tong power supply
para ipapalit ko na talaga siya, yun yung gamit ko ngayon na power supply from Cooler Master. Ayan, this is a semi-modular na power supply. Actually, matagal na tong gamit, so magpa 4 years na po siya. Alright guys, so bali baka hindi ko na ipakita sa inyo paano ikabit yung power supply. Bali, super straightforward lang naman magkabit ng power supply or yung PSU sa system natin. Or kung gusto nyo mag-DIY, ang gagawin nyo na lang naman is tatanggalin tong apat na screws dito. So 1, 2, 3, 4. So once na natanggal nyo na yan, ang problema lang yun is i-remove nyo yung mga naka cable management. That's why ako, pag nag-cable management, hindi ko talaga tinatali sa mga, alam mo yun, ginugroup ko po sila talaga. So para pag magtatanggal ka ng power supply or yung mga kable, so hindi mo na ano yung mga cable management. Like for this one, eto, yan, meron siyang cable tie for this, yung mga front header. Front header lang yun. Okay, yan, tingnan mo, kinalas-kalas ko na siya. So hindi masyadong ako nahihirapan pagkalasin to. So yun, pag na-unscrew mo na yung power supply, hugutin mo na. For example, this is semi-modular. Christian, ano yung semi-modular? Semi-modular, yung mga peripheral na power is nakahiwalay. Okay, eh nakikita nyo. Semi-modular to. Ito lang yung mga nakakabit or natatanggal. Okay. So yung main power niya, like yung 24 pin, tapos yung sa EPS power connector, yung sa CPU, yung 4 plus 4 pin, and ito, 6 plus 2 pin, nakakabit mismo dun sa power supply. So semi-modular po siya. Ang fully modular naman guys is ito po lahat is natatanggal. Fully modular, natatanggal po lahat ng kable. Okay, yun po yung fully modular and semi-modular. Pag hindi po sila fully and semi-modular, ibig sabihin nakakabit po lahat dun sa power supply. Hindi nyo po matatanggal. So yun po yung maganda sa mga fully modular. Makakabit mo lang yung mga kable na gusto mo. Kaya iwas din sa mga cable clutter, like yun sa pag nagki-cable management kayo. Okay? Alright, so guys, nakita nyo na at na-troubleshoot po natin na maayos. Nakita natin yung problema. For Cooler Master na brand na power supply, yan, nakita nyo naman guys, mag-4 years na tumatagal po yung power supply ni Cooler Master. Hindi to sponsored video or kasi way back in 2011 at or 2012, nasubukan ko na talaga yung Cooler Master na brand. Since noon, talagang tumatagal sa akin yung brand. So, pag sa inyo naman siguro, bumili kayo at nasira sa inyong Cooler Master, ang maganda doon is meron naman silang warranty. So, hindi mahirap magpa-warranty kay Cooler Master. Madali lang po magpa-warranty. If, for example, nabili nyo sa Lazada, magme-message lang po kayo dun sa Cooler Master Philippines na Facebook page. So, pwede nyo i-claim doon yung warranty. Just make sure lang na meron kayong proof na binili nyo dito sa Pilipinas, okay? Normally guys, mga power supply, for example, bibigay sila ng warranty. 5 years warranty, ganyan. So feeling ko yun lang yung lifespan nila. So ibig sabihin, tumagal sa'yo ng 6 years, 7 years plus na sa inyo. Kumbaga bonus na sa inyo yun. So for example, ako, bakit 4 years lang tinagal sa'yo, Christian? Yung 550 watt na variant kasi or yung model na yun, it has, I think, version 1, meron lang siyang 2 years warranty. Nung version 1, okay? So, feeling ko 2 years lang itatagal nun. Pero, nilagpasan nyo yung 2 year warranty na lifespan. Pero, siguro, ayun, nakita nyo naman guys, umabot siya ng 4 years. Ayan, nakita nyo, nasira. Pinakita ko sa inyo. Talagang tested ko na yung Cooler Master na brand ng power supply. Okay, Christian, nasira yung 550 watt ko. Pero, bala ko mag-upgrade ng RTX 3000 series or talagang gusto mong i-target or i-aim yung mag-upgrade ka talaga ng malalakas sa GPU. So currently, meron ka 550 watts na nasira. Then pa mag-upgrade ka, gawin mo na siyang 750 watts. Pinapakita ko kanina itong ni Cooler Master. Pero kung nari, for example, wala ka namang bala ko mag-upgrade, gusto mo lang yung talagang casual gaming, kung ano yung system mo or yung system specs mo, 550 watts is enough na. So 650 watts pwede rin if balak nyo mag-RTX 3070. Sa Radeon 6800, yes. Pero sa 750 watts, pag 6800 XT na. So kailangan nyo yung mga power requirement nila when it comes to power supply. So pinakamaganda talaga investment talagang future-proofing talaga. Power supply, pinaka lakihan nyo na yung wattage pag mag-upgrade kayo or may plano kayo mag-upgrade. Pero pag wala naman, okay lang yun, mga 550 watts. Okay na po yun. Depende po talaga sa system. Kaya talaga, if meron kayong
planong buuin, consult nyo ako or tanong kayo. Libre lang po magtanong sa akin. And ayun, tapos if ever man meron kayong na-encounter na problem, troubleshoot po natin. Sabihin nyo lang sa akin yung mga problema. PM nyo lang ako sa page dun sa FB ko. Okay? Sabihin nyo lang sa akin, if, for example, parehas ng symptoms na nakita nyo dito, wala po siyang power, hindi po ma-under yung fan, tapos pag pinindot nyo yung power, wala talaga. As in, wala. Christian, what if wala talagang, wala akong RGB? Kasi minsan, dun mo makikita yun, may RGB. Laking tulong din ng RGB, no? Pagdating sa troubleshooting. Kasi dun mo makikita na ma-under talaga. Ayun, nakita nyo kanina. Umiilaw na yung RGB. So, for example, pag walang RGB, check nyo lang yung fan kung ma-under. Okay? Pag wala talagang fan na ma-under, ibig sabihin, wala talagang power. Power supply na po yun. So, it really depends talaga sa problema ng mga system unit. So, pag hindi nyo alam yung problema, wala kayo idea, consult muna kayo sa mga expert. Okay? So, yeah. Madali lang naman, guys. Yun, pinakita ko sa inyo paano troubleshoot yun nga. Yung no power, may konting restart, and yun, nakita nyo. Kung suspect ako talaga is power supply. So, tama po ako. So, kaya I have to replace the power supply, and replace po natin. Ayan, working na po yung system ulit. Okay. Yun guys, nakita ko nyo naman paano ako mag-troubleshooting. So I think pahabain natin tong ano na to. Dadagdagan ko po itong mga troubleshooting guide. Marami po kasing na-encounter na problem na hindi ko na-share. From now on, share ko na sa inyo ngayon yung mga troubleshooting para pag na-encounter nyo itong mga ganitong problema, alam nyo na paano if. So there you have it. Ito lang po yung troubleshooting guide na ang problem is no power sa system. I hope meron kayo natutunan dito sa vlog na to. So there you have it. Thank you guys for tuning in. Ako pala sa Action. So like the video, subscribe, and I'll see you on my next video. Bye-bye.